Hello mga kalendi and welcome back to my YouTube channel! And for today's video mga kalendi, tayo ay gagawa ng isang task. Dahil ang best friend natin na si Marcia Nicaber ay mag-o-open ng kanyang bagong shop. At tayo ay gagawa ng balloon standy. So let's start! Sa ating gagawing balloon standy, susundin natin ang color motif ng kanyang shop. Bali meron tayong black, white, and green balloons na gagamitin. And this time, hindi na tayo magpapakahirap pa sa pagbobomba dahil may gagamitin tayong electric balloon air pump. O diba, bongga? Ang size ng ating mga lobo ay 12 inches. Pero syempre, hindi natin sasasagarin ng 12 inches na laki para hindi siya madaling pumutok. Ang proseso ng paggawa ng balloon standy, of course, kinakailangan lang muna natin bombahan lahat ng lobo. Then pagkatapos po nun, kinakailangan one size lang din siya. Kaya kung makikita ninyo, sinusukat ko kada lobo na aking bobombahan sa mga nabombahan ko ng lobo. Sunod na ating gagawin pagkatapos mabombahan natin ng lobo, ay kinakailangan natin ng rubber band or goma or maaari ding PC. Pero bago nun, ipapakilala ko muna sa inyo yung aking kaibigan si April na gusto daw matutong gumawa din ng balloon standy. Shout out! And let's go back to our topic, which is ang paggawa nga po ng balloon standy. Ayan, makikita nyo na na unti-unti ko na siyang binubuo. Ayan, so gumamit po tayo dito ng PC. At again, pwede kayong gumamit ng rubber band para nga po mapagkabit or mapagdugtong-dugtong na natin yung mga binombahan natin na lobo. And this time, ayan, kinakailangan ko lang na mas malaking lobo na ilalagay sa tuktok ng aking balloon standy. Ayan na po siya. And for our next balloon standy na gagawin, ayan, pinaprocess ko na po siya or ginagawa ko na. Process talaga. Ayan, so kung makikita ninyo, kada layer nung lobo or nung mismong tatlong lobo, ay binubuhol ko yung PC. Kinakailangan nyo lang po talaga siyang ibuhol na maigi para po hindi maging loose or maluwag para po hindi basta natutumba yung ating balloon standy. And ayan, malapit na tayo. So again, nasa inyo po yan kung gano'ng kataas yung gagawin ninyong balloon standy. For this time, ang ginawa ko po is 12 pieces ng lobo or 12 pieces ng layer ng lobo. Which is halos kasing tangkad ko na nga po, diba? At malapit na matapos ang ating balloon standy. Dahil sa talent na to, every opening or every birthday celebration or every event ng mga aking friendship, agad nila akong pinapatawag para gumawa ng ganitong standy. Which is okay! And our balloon standy is done! Ayan, bonggang-bongga, di ba? Approved at nagustuhan naman talaga siya ng aking best friend na si Marceni Caber. And now, papunta naman tayo ngayon sa opening and dressing ng kanyang shop. So everyone mga kalendi, tara, let's go! Ang kanyang shop ay located sa Barangay Assumption sa Pampalay, San Jose del Monte, Bulacan. Kaya sa mga milky lovers dyan, sugod na tayo! Walang iba kundi sa Zenty! Ang hugot, idaan sa higop. Bukod sa milk tea, ang Zenty ay may iba rin ino-offer sa atin. Katulad lang ng fresh mango shakes and other flavors. Meron din siyang siomai and siopaw and pati na rin po ang mga finger foods. So tara, so good na!
And it's time to make the milk tea. My milk tea. Siyempre, hindi mawawala ang tikiman time. Kaya friend, galingan mo at sarapan ang melting ititimpla. Always remember, bawal ang substandard. And that's it for today's video mga kalendi. I hope na nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo ang ating vlog for today. So everyone, please like and share this video and comment na rin para maganda ang ating bandingan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para ma-notify ko kayo on my next vlog. So everyone mga kalendi, this is Eloy. Bye-bye!